Welcome sa Movieflix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller action na pinamagatang The Rain. Nagsisimula ang pelikula sa isang paaralang Scandinavian, ang mga taong gulang na si Simone ay nasa sabik sa isang pagtatanghal na inihahanda niya at ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Nagbibiruan sila at nagtatawanan, walang kamalay-malay sa sakuna na papalapit sa kanila, biglang kay Simone. Hinayla siya ni Tatay Frederick palayo sa grupo at sinabing kailangan niyang sumama kaagad sa kanya. Si Frederick ay isang scientist na nagtatrabaho para sa isang kumpanya na tinatawag na Apollon, iniisip niya na ang mundo ay malapit ng magwakas dahil sa isang nakakahawang pag-ulan na nagpapasakit sa mga tao. At papatayin sila sa ilang minuto, papalapit na ang madilim na ulap sa lungsod kaya pinasok niya ang kanyang pamilya. Sasakyan at nagmamaneho sa masligtas na lokasyon, tumanggi ang kapatid ni Simone na si Rasmus na isuot ang kanya seatbelt na nakakadistract kay Frederick at naging dahilan ng pagkakabangga niya sa isang sasakyan. Pinahinto nito ang trapiko at hinaharangan ang daan, alam ni Frederick na wala nang maraming oras kaya sa halip na pakikipagtalo sa iba pang mga driver, inilabas niya ang kanyang pamilya at tumakbo sa kakahuyan, napansin ng isang lalaki na nagmamadali sila at sinusundan sila. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang pamilya sa isang bunker na ginawa ni Apollon para sa mga emergency na tulad nito. Ilang segundo pagkatapos nilang makapasok, ang unang patak ng ulan nahuhulog sa isang dahon na sinusundan ng malakas na ulan, ang pamilya ay nililinis ng isang automated system. Bago pumunta sa living area, ang mga bata ay natatakot at gayon din ang mga magulang. Ngunit hindi nila ito ipinapakita, kailangang lumabas ni Frederick dahil baka may alam siyang paraan para pigilan ang pagkalat ng virus. Bago umalis, sinabihan niya si Simone na alagaan ang kanyang kapatid. Dahil siya ang sagot sa pagtigil ng lahat ng ito, hindi siya naiintindihan ni Simone ngunit hindi naiintindihan ni Frederick. Magkaroon ng oras upang magpaliwanag. Pagkaalis niya, kinuha niya ang kanyang telepono at pinapanood ang kanyang mga kaibigan mamatay sa mga live stream, lahat ng nasa labas ay natatakot sa mabilis na pagkalat ng virus. Pilit silang pinapakalma ng ina sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng mainit na kakao ngunit maliwanag na ganoon din siya. Natatakot bigla silang nakarinig ng kalabog sa pinto ng bunker, alam ng kanilang ina si Frederick. Maaaring ipasok ang kanyang sarili kaya hiniling niya sa mga bata na huwag pansinin ito. Gayunpaman, sila ay masyadong manipin at walang muwang. Nagmamadali silang pumunta sa pinto at binuksan ito bago pa sila mapigilan ng kanilang ina, sa labas. Nakatayo sa ulan yung lalaking nakakita sa kanila kanina sa traffic, hinayla niya si Rasmus at ay kitang-kitang nahihirapan dahil sa virus. Tumalon ang ina sa kanya at hiniling na isara ang mga bata ang pinto agad, ayaw nilang iwan siya sa labas ngunit may atubili silang isara ang pinto. Nahihirapan siya at namatay habang umiiyak si Rasmus at Simone, nagdadalamhati sa kanyang pagkamatay. Si Simone ay nag-aalaga sa kanyang kapatid, nagpapasaya sa kanya kapag kaya niya kahit na siya ay nasasaktan din. Sa gabi, matutulog sila ngunit nagising si Simone sa isang ingay, sa pagsuri, nahanap niya si Rasmus nang kanyang kama, sinabi niya na nakita niya ang kanilang ama ngunit ipinapalagay ni Simone na ito ay isang panaginip lamang. Kasunod nito, nakita nila ang control room at natuklasan na may iba pang mga bunker. Sa buong lungsod, sinubukan ni Simone na makipag-ugnayan sa kanila ngunit nabigo, nakuha rin nila ang kanilang mga kamay sa radyo. At subukang makipag-usap sa isang tao sa labas, gumagana ang plano at narating nila makipag-usap sa isang batang lalaki na nagngangalang Philip. Siya pala ay isang natatakot na binatilyo na natigil sa loob ng kanyang basement siya. Ipinahayag na ang lahat ng kanyang pamilya ay patay na at sinusubukang tulungan si Simone sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang ama, gayunpaman. Ilang sandali pa ay nawala ang koneksyon at naiwan na naman ang magkapatid. Ipinangako ni Simone kay Rasmus na babalik sa kanila ang kanilang ama pagkatapos iligtas ang mundo, bilang ang dalawa ang nag-aalaga sa isa't isa, ang mga araw ay nagiging linggo. Taon, ang eksena ay pumutol sa 6 na taon mamaya, si Rasmus ay naging 17 taong gulang na binatilyo, mula nang siya ay tumama sa lalo siyang naiinip sa araw-araw. Sinisikap ni Simone ang kanyang makakaya na umasa ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagkawala ng kanilang ama,
Hindi niya alam kung magkikita pa sila, madalas siyang sinisisi ni Rasmus sa pagsisinungaling. Nang malaman niyang hindi na babalik ang kanilang ama, isang gabi, nagpa siya si Simone na naghintay siya. Tama na, nang matiyak na tulog si Rasmus, nagsuot siya ng hazmat suit at binuksan ang pinto para sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, biglang bumalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang labi ngunit wala siyang makita, ipinapalagay niya na ito ay dapat na kinakain ng mga hayop at tumatakbo patungo sa lungsod, mayroong ilang mga marka sa lupa na nagpapakita. Siya ang daan patungo sa quarantine zone, sinundan sila ni Simone ngunit natagpuan lamang ang mga bulok na bangkay. Sa wakas ay tumama sa kanya na walang sino man ang nabubuhay sa labas ng mundo. Ang buhay bago ang virus ay kasaysayan, at ang pananatili sa loob ng bunker ay hindi magbibigay sa kanila ng anuman. Bigla siyang hinabol ng mabangis na aso at nagkulong siya sa isang kwarto, kinaumagahan, nagising si Rasmus. Bumangon at nakita ko siya sa kusina, sinabi niya sa kanya na lumabas siya at walang nakitang tao, nagpa siya sila. Umalis sa bunker minsan at para sa lahat sa susunod na araw, sa gabi, magkayakap sila at matutulog. Ang hindi nila namamalayan ay nakaharang na pala ang air duct ng bunker at walang oxygen. Naiwan sa loob, namatay si Simone ngunit nagising si Rasmus sa tamang oras at kinaladkad siya palabas. Pagkatapos ay ipinahayag na ang pagbara ng mga air duct ay hindi isang pagkakataon, isang grupo ng nakita ng mga nakaligtas si Simone kahapon at ginulo ang panlabas na panel ng bunker, binaril nila ang magkapatid at ikulong sila sa loob ng isang silid, ipinahayag ng pinuno na naroon sila para sa pagkain. Ngunit kinain na ni Rasmus at Simone ang halos lahat ng stock ngayon, matapos matuklasan na wala. Ang iba ay naiwan sa bunker para sa kanila, nagsimula silang umalis, kung gagawin nila, mananatili sina Simone at Rasmus. Nakakulong sa loob ng silid hanggang sa kanilang kamatayan, sa isang desperadong pagtatangka na pigilan sila. Sinabi ni Simone sa pinunong si Martin na alam niya ang lokasyon ng iba pang mga bunker. Kung saan maaaring makuha ang pagkain, kailangang isama ni Martin ang kapatid at ate sa grupo niya ngayong asset na sila, nalaman ng duo mula sa grupo na higit sa 70% ng mga tao sa mundo ay patay at ang natitira ay lumalaban para sa kanilang buhay. Sila ay pumatay at pumapatay para sa pagkain na siyang tanging anyo ng pera sa mundo ngayon. Isang flashback ang nagpapakita sa atin kung paano nakaligtas si Martin sa unang pag-ulan, siya ay nasa pangkat ng militar. Na dapat bantayan ang mga hangganan upang panatilihing naka-quarantine ang lungsod, isang araw pagkatapos ng ulan. Binabantayan niya ang isang tulay ng sinubukang tumawid ng isang babae kasama ang kanyang sanggol sa kanyang mga bisig, siya ay papatayin sana siya ngunit hindi niya magawa bilang resulta, nahawahan niya ang kanyang mga kapwa sundalo. At siya lang ang nakaligtas sa huli, pagkatapos, nakipagkamay siya sa isa pang lalaki na pinangalanan. Nagsimulang maghanap ng makakain at masisilungan si Patrick at ang dalawa, isang araw, natagpuan ang dalawa ang isang grupo ng tatlo. Binubuo ito ng kanilang pinuno na si Beatrice, at dalawa sa kanyang mga kaibigan, nangako silang magpapakita sa kanila ang paraan upang makakuha ng mas maraming pagkain at sumali sa kanilang gang, gayunpaman, upang manatili sa gang. Binigyan ni Beatrice ng sekswal na pabor si Martin, sa kasalukuyan, papunta na ang barkada. Sa pangalawang bunker, bagamat nangunguna si Simone, ang iba ay hindi nagtitiwala. Kanya palang nag-usap sandali sina Rasmus at Beatrice at marami silang nalaman tungkol sa isa't isa. Kahit na sa ganitong sitwasyon, masaya si Rasmus na makita ang langit at ang mga puno pagkatapos ng mahabang panahon. Bigla silang nakakita ng sasakyan sa kalsada at nagtago, lumabas sa sasakyan ang dalawang armadong lalaki. At sinabi kay Martin na sila ay hindi kilalang tao na kumikidnap sa mga nakaligtas. Bago nila mahanap ang grupo, isang batang babae na tumatakbo patungo sa kagubatan ang nakakuha ng kanilang atensyon. Nang magambala ang mga lalaki, sinubukan ng grupo na tumakas ngunit pinigilan ni Simone ang lahat gusto niya. Iligtas ang kawawang babae na nangangailangan ng kanilang tulong, si Beatrice ay pumanig sa kanya at si Martin ay kailangang atubili. Obligado, maya-maya pa, nakita nila ang babae sa loob ng puddle, kahit na kaya niyang mawala ang mga iyon.
Mga lalaki, ang lusak na tubig ay kontaminado na nangangahulugan na siya ay tiyak na mamatay mula sa virus, nag-shoot si Martin. Patay na siya para mas maagang matapos ang kanyang paghihirap, nagulat si Narasmes at Simone ngunit. Sinusubukan nilang makipagkompromiso sa bagong paraan ng pamumuhay, nakatira sila sa isang gusali para sa gabi kung saan nagpapahinga ang isa nilang miyembro na nagngangalang Leia dahil siya ay may sakit. Ang Rasmus ay ginawa upang magsuot ng sapatos na isinusuot ng isang nabubulok na bangkay. Siya ay maswerte na natagpuan ang mga ito dahil nakatulog si Simone ngunit si Rasmus ay may A. Mahirap ipikit ang kanyang mga mata, nilaybat niya ang gusali at nadatna niyang nakikipagtalik si Beatrice. Kasama si Martin, nakaramdam siya ng matinding selos dahil nagsimula na siyang magkagusto dito. Kinabukasan, nagpatuloy sila patungo sa pangalawang bunker, sa daan, si Rasmus ay hindi sinasadya. Mga hakbang sa tubig, inilabas ni Martin ang kanyang baril para patayin siya ngunit pinigilan siya ni Simone, sa kabutihang palad. Para kay Rasmus, ang kanyang sapatos na hindi tinatabla ng tubig ang nagligtas sa kanya, kasunod ng insidente, sa wakas ay narating nila ang bunker at ito ay binuksan gamit ang mga fingerprint ni Simone, sa loob, nakita nila ang isang kabuuan. Pantry na puno ng pagkain ang grupo ay hindi nakakita ng napakaraming pagkain sa loob ng maraming taon at tuwang-tuwa sila sa nakita. Sa sandaling iyon, napansin ni Simone ang isang telepono sa isa sa mga silid, dati ito ay pag-aari ng kanyang ama. Ibig sabihin ay nasa bunker na siya taon na ang nakakaraan. Nakakita siya ng video sa telepono mula sa amo ni Frederick. Humihiling sa kanya na pumunta sa punong tanggapan ng Apollon sa Sweden, sinasabi rin niya na si Frederick lang. Makakahanap ng lunas para sa virus, ipinakita ni Simone ang video kay Martin na nagtatanong. Samahan niya ang magkapatid sa Sweden, gayunpaman, dahil mayroon silang seguridad at pagkain sa bunker. Tumanggi si Martin kahit na may posibilidad na makahanap sila ng lunas, bilang resulta, si Narasmus at umalis si Simone nang wala ang iba pang grupo, maya-maya, nagising si Beatrice mula sa pagkakahimbing. At nalaman na umalis ang dalawa, nagpaalam siya kay Martin at umalis para hanapin sila ni Leia. At ang isa pang miyembro ng grupong si Jean, naiwan si Martin at ang kaibigan niyang si Patrick sa bunker na hindi ikinatutuwa ni Martin, ang natitirang bahagi ng grupo ay nagkikita sa hangganan ng lungsod ng Copenhagen at sumusulong nag-e-enjoy sila sa isa't isa at sila masaya na magkasama. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad, umupo sila para magpahinga at kumain, pumunta sina Jean at Leia. Isang malapit na tindahan ng eyewear para kumuha siya ng bagong pares ng salamin, sa kawalan, ang iba ay inaatake ng mga magnanakaw na naghahanap ng pagnanakaw ng kanilang pagkain, tumakas sila ngunit nahiwalay si Simone. Sina Beatrice at Rasmus sa proseso, napunta siya sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod kung saan siya nakilala ang isang batang lalaki, biglang bumuhos ang ulan kaya samilong sila sa isang gusali. Nang magsimula siyang uminom ng mga random na table tas para sa sakit ng tiyan, inalok siya ni Simone ng pagkain. Bigla silang nilapitan ng kanyang ama na nakitang nananakot si Simone, tinitiyak niya sa kanya na siya nga hindi masamang tao at nag-aalok sa kanila ng mas nakabalot na pagkain, kapag huminto ang ulan, ang mag-ama. Lumakad sa labas at natatalon sila ng isang grupo ng mga ganito, gustong tulungan sila ni Simone ngunit alam niyang matutulungan sila nito. Maging tanga, kaya sa halip, tumakas siya sa ibang lugar, sina Rasmus at Beatrice ay umabot sa isang lugar kung saan ipinanganak si Beatrice. Nagkataon na samilong din sila sa tahanan ng kanyang pagkabata. Hindi siya pumunta rito mula noong unang ulan, kaya nakikita ang bangkay ng kanyang mga magulang. Nakakakilabot sa kanya ang nakayakap sa kama, tinutulungan siya ni Rasmus na makayanin ang sitwasyon at